Hello, magandang araw guys. Isang magandang araw ngayon guys. Napakaganda ng panahon. Welcome ulit sa Munting channel ko guys, sa YouTube channel ko guys. So bago ang lahat guys, di pa nakakapag-subscribe ng YouTube channel ko, please subscribe guys and hit the notification bell parang lagi kayong updated sa mga bagong videos natin na i-upload. So guys, ngayon pag limang araw guys ng pag-brooding natin sa mga broiler chicks natin, at ngayon din ay mag-update tayo ngayon sa kanila. So bago ang lahat guys, magpapakain muna tayo ng mga alaga natin. Kainin muna natin guys. Milo, makain din si Milo. Milo! So mag-update tayo mga guys ng panglimang araw ng broiler chicks natin guys. So bagong lahat guys, pinapakain ko muna guys yung alaga nating mga manok at saka baby. Yan guys. So guys, ngayon puntahan na natin guys yung brooding pin nila guys. Check natin yung patukan nila at saka tubig nila. Saka palitan natin guys. So guys, puntahan natin yung brooding pin nila guys. Tingnan natin sila sa loob at saka yung mga takit tanggalin natin guys. Total maaraw naman yung panahon ngayon guys. Yan sila guys oh. Ito na yung panglimang araw nila ngayon guys. So palagi lang natin i-check guys yung patuka nila, tubig. Yan, kailangan palaging bago guys. Huwag tayo magtipid guys. Kasi pag tinipid mo yan guys sila guys, titipirin ka rin nila guys. So guys, ito na sila ngayon sa panglimang araw nila guys. Ganyan na sila kalalaki guys. So sa panglimang araw natin guys, kailangan nila ng temperature na 31 degrees Celsius. So okay lang yan guys, 31 degrees Celsius. Tapos sa panglimang araw nila ngayon guys is dapat tumitimbang na sila ngayon ng 134 grams. Yan na sila guys oh, medyo malalaki na sila guys. Yan. Tsaka guys, ito palagi yung nakikita ko guys sa feeder nila guys. Nagkakaroon ng mga bagaso guys yung loob ng ano nila pakainan guys. Kailangan talaga guys, palagi natin i-check yan guys. Yan. Linisan lang natin to guys. Yan. Tanggalin natin yung mga ano guys. Yan. Tanggalin lang natin. Tapos yung tubig nila guys is wala na. Medyo malalakas na silang uminom ng tubig. So ganyan na sila kalaki guys in 5 days. Yan guys. Check natin din yung sahig nila guys. Yan. So di pa naman basa ng ipot nila, kaya pa naman. So di muna natin dadagdagan guys ng bagaso o rice hull kung may rice hull kayo pag ganito guys. Ganyan. So 5 days guys, ito yung panglimang araw. So abang-abang lang guys sa susunod nating vlog guys. Yan. So ngayon kukuha muna tayo guys ng bagong tubig nila at saka bagong patuka nila guys. So kuha muna tayo guys. So ito na guys, nalagyan na natin ng bagong patuka. Yan guys, malinis na. Tsaka ilalagay din natin itong tubig guys. Yan. So yan yung 5 days guys. Yan, ganyan na sila kalaki. So guys, hanggang dito na lang yung video natin guys. Abangan nyo ulit yung next vlog ko guys sa pang-anim na araw. So maraming salamat guys. Hello guys, good morning guys.
Pang-anim na araw tayo ngayon, guys. Update sa pang-anim na araw ng ating alagang broiler. Yan, guys. Maulan, guys. Lakas ng ulan, guys, oh. Kaya, nagbigay ako ngayon, guys, ng antibiotic para sa sipon nila. Para di magkasakit yung manok natin. Pag ganito, guys, pag alam nyo, guys, ng panahon... Pag alam nyo ang panahon ay masama, magbigay na kaagad kayo, guys, ng antibiotic para prevention, guys, sa alaga nating manok para di sila magkasakit. So ito nga pala, guys, papakita ko sila sa inyo ngayon, guys, sa pang-anim na araw nila. Ito, guys, lalagay muna natin yung tubig nila. So ito na, guys, ito na yung pang-anim na araw nila, guys. Kung mapapansin nyo, guys, yung waterer nila, guys, is tinanggal ko na yung bato kasi malalaki na sila, guys. Yan yung pang-anim na araw nila, guys, oh. Yan. Pag alam nyo, guys, na pag ganitong panahon masama, is magbigay na kagad, guys, ng antibiotic para prevention, guys, para di sila magkasipon, sakit, o kung ano man makuha nilang virus dyan sa labas, dala ng hangin, is meron silang panglaban. Yan, guys, yung pang-anim nila na araw. So, abangan ulit natin, guys, yung pang-pitong araw nila, guys. Guys, ito na yung pang-pitong araw nila, guys. Yan na sila, guys. Ganun na sila kalalaki. 7 days. Good morning, guys. Ngayon ay pang 8 days natin ngayon, guys, sa ating mga broiler chicks. Pang 8 araw nila ngayon, guys. So napakaganda ng panahon ngayon, guys. Yan, kung makikita din nyo, guys, is marami ng bunga yung kamatis ko. Yan, oh. So, tingnan natin, guys, yung pang-8 araw nila ngayon, guys, kung gaano na sila kalaki. Kung ano at kung ano yung binago ko, guys, pang-8 araw nila. Yan, guys. Ito na sila, guys, pang-8 araw nila. Ganito na, guys, kalaki yung pang-8 araw, guys. Ayun. Medyo malakas na silang kumain, guys. Tapos yung itong bumbilya nila, guys, is dati is 50 watts to. Ngayon ay ginawa ko na itong 25 watts. Yan, guys, oh. Ganyan na sila kalaki if this, guys. Yan. So bali ang if this, guys, is may kalakasan na silang kumain, guys. Yan, guys, oh. Medyo kung mapapansin nyo yung pakpak nila is tinutubuan na ng balahibo, guys. At saka kung mapapansin nyo rin is napakalinis ng katawan nila, guys, kasi naalagaan ko sila palagi na di madumihan yung katawan nila ng sarili nilang ipot. Ayan, guys, ganyan na sila kalaki, guys, pang 8 araw. So abangan ulit natin, guys, yung pang-9 na araw nila, guys. So, hanggang dito na lang, guys, yung video natin, guys. Maraming salamat. Hello, good morning, guys. So, update tayo ngayon, guys. Pang-9 na araw ngayon, guys, ng mga alaga nating broiler, guys. So, ito na sila ngayon, guys. Pang-9 na araw nila, guys. Yan. So, ang kailangan, guys, ng pang-9 na araw, guys, is yung temperature nila is 29 degrees Celsius na lang. So,
Ngayon guys, yung gagawin ko guys is bali aanuhan na natin to ng takip na trapal, tatanggalan natin ganyan para may makapasok na hangin. Ganito na sila guys kalalaki. 9 days nila ngayon guys, pang 9 days. Yan. Malaki na sila guys. Medyo may kalakasan na silang kumain. Yan na guys. 9 days nila guys. Malapit na matapos yung brooding stage nila guys. So magpupunta na tayo ng grower. Dali after 13 days lang siguro guys. Yan. Pwede ko nang tanggalan to ng ano nila na sahig nila dito. Kasi medyo malalaki na yung ipot nila. Yan. Yan guys, pang 90s. So abang-abang lang guys sa susunod pang vlog guys, sa mga update natin sa mga susunod na araw, sa pang 10 araw din nila guys. Yan. So hanggang dito na lang guys yung 90s guys. Abangan nyo yung mga susunod kong vlog guys hanggang 27 days. Yan. Ganyan na sila kalalaki. So ito na guys. Ito na yung pang 10 araw nila guys. Ganyan na sila kalalaki guys. Yan. So tingnan natin mula sa loob guys. So ito guys, kung makikita nyo guys, ito yung pang 10 araw guys. So kung tutusin guys is dapat is yung setup natin guys sa pang 10 araw is dapat pang grower na. Pero yung setup ko pa rin guys sa pang 10 araw nila guys is pang brooding pa rin guys. Bakit guys na, bakit kaya di ko pa inaano to? Dahil lang ko guys, kasi gusto ko pa lalong mas makumpleto pa yung balahibo nila guys para paggabi guys pwede na silang makalaban sa lamig ganyan guys. So gagawin ko dito guys pang 13 araw guys, pang 13 days nila, saka pa ako magsisit up ng grower. Yan. So ngayon guys, ganyan lang muna guys, di ko muna sila tatanggalan guys ng sahig nila guys hanggang 13 days. Yan. Guys, oh, malalaki na sila guys. 10 days nila. Pero guys, wala nang ilaw pag umaga. Kasi masyado nang mainit. Tapos itong ano natin, trapal, inaano natin, inaalis yan guys. Yan. Ito yung pang 10 araw guys. So, hanggang dito lang guys yung video ko guys sa pang 10 araw. Abangan nyo ulit guys. Hanggang pang 27 days kasi i-vlog ko ito hanggang 27 days. Hanggang sa paglaki nila guys. So hanggang dito lang guys. Maraming salamat. Hello guys. Magandang araw guys. So ito nga pala guys yung pang 11 days ng ating broiler chicks guys. Ito yung bagong update natin sa pang 11 days nila. So guys, maulan nga panahon ngayon guys. Nilagyan ko, pinailaw ko yung ilaw sa loob kasi medyo malamig sa labas. Yan guys, kung makikita nyo guys, yan na yung 11 days nila guys. Ganyan na sila kalaki. Guys, nalalaki na sila guys. So hanggang dito na lang guys yung update natin sa 11 days. Yan guys, tingnan nyo lang guys kung gano'n na sila kalaki guys. So by 13 days guys is tatanggalin ko na tong sahig nila. To, tatanggalin ko na kasi medyo malaki na yung ipot nila. Tsaka may balahibo na rin sila. Kayang-kaya na nila siguro in 13 days makasurvive sa lamig pag wala ng sahig nila guys. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood guys.